para sa akin, napakahalaga na meron akong sariling identity, style, advocacies na iba dun sa tatay ko. Kasi iba rin yung generation namin, iba rin yung gender namin, iba rin naman yung style ng lalaki sa style ng babae, iba rin yung mahalaga sa lalaki, iba rin yung mahalaga sa babae. So ano lang ang ipinagpatuloy ni Mayor Joy yung, mula dun sa nakagisna niyang pagma-mayor ng kanyang dati? Siguro yung values lang tatay ko. Natutunan ko kasi yung tatay ko workaholic. Di yan umuwi before 9 o'clock at night. He works really all day, all night. No? And then, sense of fairness. Siya nagturo sa akin. Alam mo, pareho lang yung mayaman sa mahirap. Lahat yan, kinasasakupan mo. Kailangan lahat yan, pinaglilingkuran mo ng pantay-pantay. Siya nagturo sa akin ng ganyong klase mga values. No? Yung work ethic, napakahalaga. Yung nakikinig ka. Yung lagi ka nagkakaroon ng konsultasyon sa tao. Yung compassionate ka. Kasi yung tatay ko, very compassionate. Mas matapang ako sa kanya, actually. Sa talaga? And I think it's because babae ka, minsan pag babaeng leader ka, iba kasi mas kailangan mo mag-go the distance para respetuhin ka ng mga tao. Yan ang napansin ko kumpara kung lalaking leader ka, kasi mas sanay ang tao sa lalaking leader. Yung personal na advocacy ko is the rights of women and children and the marginalized sector. Kasi nung ako'y nagtatrabaho sa probinsya, kagagraduate ko lang sa school, parang ito natutunan ko sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, lahat ng binigay sa'yo ng Diyos, kung maayos yung pamilya mo, maayos ka, nakapag-aral, nakapagtapos ka, lahat yan pautang lang yan sa'yo. Bakit pautang? Pautang, ibig sabihin nun, may kapalit yan. Kailangan, pag dumating ka sa tamang panahon, ibalik mo yan. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa mo, para yung natanggap mo mula sa Diyos, matanggap din ng iba. Yan lagi yung tinturo sa akin ng nanay ko.